feeling ko yung pag-change ng career ay parang ano din eh, comes with ano din, privilege din. No, parang hindi lahat kayang magbabago ako ng career isang iglap. Gets? Mm-hmm. Gets, te. Sa akin naman, minsan wini-wish ko sana si Heart Evangelista ako. Te, gets mo? Parang artist siya, fashion. As in, napupush niya yung mga artist. Kasi mayaman siya, oo. Hello, welcome back to Kudaserye, kung saan tayo ay magkwekwentuhan, magchichismisan at magkukudaan lang about life, adulting, career, love life, kaperahan at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your Kudaserye host. Kamusta kayong lahat today? Sana'y okay pa rin kayo, mga Jazzsters. At for this episode, meron na naman tayong sponsor, nagbabalik ang Ambidexter para suportahan ang Kudaserye. So, sino nga bang Ambidexter kung first time nyo lang marinig ang Ambidexter? Siya nga po ang ating media partner for this episode. Sila ay isang digital content marketing company na nag-o-offer ng iba't ibang services like graphic design, content writing, media relations, at kung ano-ano pa. Parang Kudaserye, kung ano-ano pa. At kung interested kayo na i-avail ang services ni Ambidexter, ay ilalagay ko lang ang link dyan sa baba. Dyan, tingnan mo, nandyan. Just hindi. At ito pa, ito, excited na ako dito, malapit na nilang i-release ang kanilang Ambi Vlog series. Sa totoo lang, nakita ko na na-touch ako sa feature nila sa Kudaserye. So abangan nyo yan, maglalabas sila ng Ambi Vlog series. At nandun na nga si Kudaserye, isi-share ko yan sa mga pages ko. Ayun, thank you again Ambidexter for being my media partner for this episode. Ito na nga, ang dami ko na namang hanash, ang dami kong sinabi. Pero for this episode, ang ating guest ay special. Wow, lahat naman ng guest ko dito ay special. At isa siya talaga sa close ko since college. Kung meron ako talagang kadikit, sanggang digit nung college, ay siya yun. Dahil bakit? Kami roommate, magkatabi ho kami sa kama for 4 years. Ayan. So, ang dami namin itong pinagdaanan. Naiyak ako, joke din. Ang dami namin itong pinagdaanan nung college. At kahit na ngayon na hindi kami masyadong nakikita, syempre nagka-catching up kinemirut pa rin kami. At sobrang proud ako sa babaeng ito. At ito na, isa papapasukin ko na siya para siya na ang magkwento sa inyo ng mga hanash niya sa life. Alright, Grace Teen? Teen, magpantay? Pasok? Just naiyak ako. Okay mo, naiyak din ako. May luha din ako dito. Ang mga mukha. OA! Hello, mga OA. May mga Jazzsters kasi hindi na kami nagkikita masyado. Teen, hello. Oh. Kamusta ka naman? Okay lang, bagong kulay. Ay, hindi ko napansin. Hindi masyado halata to sa ay, parang, camera. Ah, oh, maganda. Parang red. Yan, nakikita ko na medyo reddish ganyan kung mga nanonood kayo sa YouTube. At kita nyo rin ang kulay ko, wala na ang green ko. Ay, lumot na. Teen, so ikaw ang bida dito. Hindi ako. I'm shy. Katawa. Teh, baka ako'y magtanong sa'yo. Charot. Hindi ko daan naman to. Tanungan ako. So, pero ikaw ang ating ibibida dito. So yan, i-introduce ko lang ng bahagya si Christine. So siya ay from UPLB din. Siyempre, roommate nga kami nung college. Pero ang course niya ay biology. Yes. Pero mga te, alam niyo kung nasa na siya ngayon. Siya ay nasa theater. Gets? Paano yun? Paano kaya yun? So ito na nga te, kwento mo. Anong hanas mo ngayon sa life? Ngayon... dalawa, double life again, Hannah Montana ang peg. Charot. Ano, ang tawag dito, nagtuturo ako ng biochemistry sa LPU Laguna. Tapos, nag-EMA Theater Arts ako sa Diliman. Sabay. Grabe. Sobrang magkaiba, no? Mm-mm. Pero ano siya, tinutulungan nila yung isa't isa. Hmm? Parang ganun. Parang bakit? Paano? Paano ba? Kasi ang dami kong, nung pumasok ko ng theater, actingan lang talaga. Yung as in, gusto ko lang mag-perform ganyan. Mm-hmm. Tapos sa MA, medyo iba siya kasi madaming social science na subjects. Mm-hmm. Tapos yung history. Tapos ma-open talaga yung mind mo na nung, kumbaga nung na-train ako sa science,
iisa yung path, parang kumbaga mag-stat analysis ka tapos ang sagot sa huli explain mo ganyan. Parang ganun sa science. Tapos tapos parang inopen yung mind ko. Nagsoksay naman ako nung college pero hindi ko masyadong pinansin kasi hindi kayang arokin ng utak ko. Parang sobrang hirap kasi ng soksay, gets. Tapos ngayon, napipilitan talaga yung utak ko na i-open siya. Na, kunyari, sorry ang gulo ng thoughts ko, pero example ko yung, kunyari, yung issue sa GMO. Tapos may mga activists against it. Tapos yung mga scientists, naiinis sila. Tapos madaming post na, no ba yan ang bobo ng Pilipinas? Paano tayo unlad? Blah, 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 ganyan. Pero sabi nga ng indigenous people, kapag kunyari dinedemolish sila, dinedemolish sila, tapos ayaw nila ng progress, kumbaga ayaw nila magpatayo ng building or ng mall or ng mga subdivision, hindi kasi yun progress for them. So kumbaga na-open yung mind ko sa diversity na yung progress sa science na very Western, I think, parang ganon. Yung progress sa science na maraming, kumbaga tumataas yung knowledge, ganyan, hindi yun yung progress para sa ibang tao. Kunyari nga, indigenous people, na ang progress for us ay maalagaan namin yung environment namin, ma-preserve yung culture. So yun, parang, kumbaga dati, ang extreme ko na parang against ako na, bakit ayaw tanggapin ng mga tao ng ang GMO, eh para ito sa bayan, blah, 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 ganyan. Tapos nung na-expose ako sa theater, na-open yung mind ko na ganun nga, iba-iba, basta iba-iba yung mga tao, iba-iba tayo, parang ganun. Oh, iba-iba ng perspective. Yeah. So yun nga, te, sobrang magkaiba niya, no? Kasi paano ka nag, di ba from bio? Ikwento mo, te, kung ba't ka nag-bio? Ah, sige. Ayun, ano lang, kasi hindi naman kami kayamanan. Tapos nung high school, parang hindi naman tayo masyadong na-career, walang masyadong career orientation, di ba? Tama ba? Oo. Tapos wala talaga akong idea. Gusto ko lang, alam ko lang, magka-college ako. Tapos gagayahin ko yung mga tita ko, magtatrabaho, itatry magpayaman, ganun. Yun lang. Tapos nung nag-upcat, di ba, pinuntahan itatabi tayo kami na, sa upcat. Oo. E doon tayo naging friends kasi tayo ay magka-room. Pero hindi kami classmates kasi nung high school. Pero isang school, ano, schoolmate din. Oh, go. Ayun. E di, nagpunta yung UP Caballeros, tapos nagpa-exam sa atin. Uh-oh. Tapos bagsak ako noon. Wala talaga akong balak mag-UP kasi ang hirap nung exam. Tapos nag-exam na, nag-upcat ganyan, tapos nakapasa. Tapos di ko alam kung sino nag-chika or na-impluensyahan na lang din ako ng mga ni na Jenny, ganyan, na maganda daw sa UPLB. So kumbaga may nagdikta sa akin na nakapasa ka na, halika na, parang ganun. Tapos push na yung bio, tapos pero yun bio ang gulo ko, pero mo? Bio nilagay mo sa... Oote, kasi oote, first choice ko yun. Kasi ang history noon, mahilig ako sa Korean, mga Taiwan novela, ganyan, Meteor Garden. Tapos favorite ko yung may suklay. It started with a kiss. Oo, kwento. Taka eh, sorry. Kinakabahan ako, kaya ako... Relax. Ano? Ang bilis ko magsalita. Oo. Ayun, meron akong favorite na Taiwan novela. It started with a kiss. Hmm. Tapos, yung bida doon na crush ko, bio ang course. So, inisip ko lang, dahil crush siya ng mga tao, baka matalino siya. So, pag nakapasa ako sa bio, baka matalino din ako. Ayun, te, yun. Tapos, nakapasa ako, edi gora na. Na-push naman. Tapos, kasi nung college, wala kang org, di ba? Parang kami yung, wala. Eh, mag-org ka, ganyan. Kami yung maraming mga hanas na iba. Tapos ikaw, as in, ano lang, di ba? Aral lang. Tapos, de, mga ate, nag-boom-boom pao siya nung pagka-graduate. Parang doon talaga siya nag-boom. So, paano yun nag-start na from bio? Tapos nag-masters ka, di ba? Paano mo na-discover yung love mo sa theater? Kasi nung bata pa lang ako talaga, medyo pabibo. Di ba pag ganun, pag panganay, ganyan, parang favorite ng mga tito-tita, ganyan. Mahilig talaga ako magsasayaw tsaka kumanta. Kaso alam mo naman yung culture ng Pinoy, parang, ayan pang, hindi maganda ang pagkanta, parang ganun. So,
bumaba yung self-esteem ko. Nung elementary ako, sumasali ako sa mga sayaw-sayaw, ganyan. Mm. Pero high school, hindi talaga. Oo nga, te, yun madami, nga. Wala, oo. Oo. Alam mo kung bakit, te? Bakit? Ang bababaw ng rason ko. Oh. Te, basa kilikili ko, eh, ang ating uniform ay... Brown. Gets mo, kung ay brown. Parang, alam mo naman, pag high school, mabubuli ka talaga. As in, iniwasan ko talaga mabuli. At first year pa lang, may nambubuli na sa buhok ko. Yung ganun, te. Dahil kasi talaga sa SDA. So, hindi ko na ni-risk talaga. Tsaka yung pag-o-org din o college, basa kasi yung kamay ko. Yung... Ayaw mo yung kakamay. Oo, te. Oo, te. Ang bababaw talaga. As in, parang... Sobrang timid ko ng college kasi ako'y takot mabuli na malaman nila ang aking mga flaws. Ganon. Ayun, te. Tapos nung college, gusto ko talagang mag-communication. Di ba tanda mo? Gusto ko mag-dev noon. Eh ako'y naawa sa parents ko na uulitin ko yung subjects. Ang mahal kasi ng tuition, eh wala pa namang free tuition noon. Mm-hmm. So pinush ko na yung bio. Nagustuhan ko rin naman nung third year na gawa ng genetics. Mm-hmm. Nung una, hindi ko talaga bet dahil nung high school, parang hindi maganda yung experience ko nung bio. Te, i-release mo ba to? Baka marinig ni Ma'am. Joke lang. Sino-sinong teacher? Just! Hindi naman yata. What the secret na? Basta hindi ko siya na-edit. Sabihin mo lang, i-delete ko. Te, as in, te, ganto siya. Siya i- magpapa-project ng cell, ido-drawing, te art class, ganun. Gets mo? Parang, oo, ayun. Kaya hindi ko siya naintindihan masyado. Mas bet ko dati ang math. Mm-hmm. At ewan ko, nung high school kasi, as in talaga, feeling ko, te, nung high school, survival mode na parang gagawin mo ang lahat, huwag ka lang mabuli. Ewan ko, ganun, parang ganun ako nung high school. Eh, hindi ko lang sure kung sa inyo ganyan. Kasi nabuli ako nung high school. Parang wala akong pakialam. Oo. Oh, parang bahala kayo dyan. Mataba ako. Wala akong pakialam. Te, at saka kayo parang eh. Ano, parang kumbaga ikay extrovert nga, bet ka ng mga tao. Parang ganun. Charot. Eh, ako talaga yung bulihin. Ewan ko, mukha yata talaga akong kawawa. Di, pero sinasabi ko kasi yung pinamumukha mo, ay, iba na po ang topic. Dati kasi ano, sige, go lang. Di ba sinabi ko sa'yo yun dati na, te, parang ang tuod-tuod mo nung high school. Pero ang bibo mo pala, yung parang ganun mo kasi siya pinoproject, kaya din siguro yung mga tao, iya, nakalimutan na natin yung high school na si, tignan mo naman ikaw ngayon, napaka, gets. Pero te, naalala ko, kasi eto, si mga ka-justers, meron akong isang YouTube back in high college. Kami ni Grace Teen, gumagawa na kami ng mga videos na kung ano-ano. Te, na-discover ko siya kahapon lang. Sabi ko, kaya yung mga iba kong videos nung bata pa ako. Ayun mga te, dun pa lang naisip ko na, kasi nga igigas kita, sabi ko, noon pa man performer ka na, tayong dalawa pabida kasi. Noon pa man, gusto mo na yun, parang na-unleash lang talaga nung nag-theater ka. Yan, te, magre-reaction video kaya ako doon, mga jazzers, comment down below, jazz! Pero mukha tayong tanga doon. Sobrang mukhang tanga, pero nakaka-happy na, parang doon ko na agad nakita, ah, pabida pala talaga ako. Okay, anyway, so ano nga yung unang-unang start ng pagka-like mo? So, nag-graduate. Ted, dami mong edit dito. Sorry. Hindi, okay lang. Ted, dami kong tagalog. Ted, ako din. Ang gulo natin. Sorry. Okay lang yan, Ted. Maka ma-enjoy naman din lang. Ted, pero naisip ko ngayon lang, parang, di ba nga, parang the friends you surround yourself ay parang, Ted, ang tanga ng English ko. Pero yung maapektuhan ka, feeling ko nung college, medyo nag-open up ako nun dahil din sa'yo. Kasi nga, ano, teary-eyed. Ewan ko, te, parang siguro idol kita, no? Oh, idol. Te, gets mo? Kasi ang fun mo talaga, as in, parang, kumbaga, yung introvert side ko, eh, nailabas bumubuka. Mo, te, gets. Kasi kami ni Grayson talaga, grabe. Te, kanta ka tayo ng kanta. Ang epal namin. Oh. Epal tayo. Eh feeling ko pagkasama kita o kaya si Salva, te, ang epal ko, parang ako yung nakiki-join sa energy nyo, parang ganun. Baka kasi yun naman talaga yung personality mo. Ewan ko, te. Yun naman talaga pala. Yun naman. Baka nga. Pero ayun. Hindi pantay yung kiti ko, ngayon ko lang napansin. Sige, sige, yung tanong mo.
Eh, unang tanong pa lang, ang dami ko nang nasabi. Okay lang, pe. Ganun talaga. Masaya kasi. Oo. Huwag nyo na pa. Yun nung bata ako, feeling ko yung bet ko na yun talaga. Hindi ko lang, lang ako na push. Di ba may mga family kasi na pinush. Talagang, oo, arts talaga. Kasi sa amin, parang mahirap kasi kami. Parang, kumbaga, hindi naman nila alam, hindi ko masyadong ma-pinpoint, pero may time sa buhay ko na pinag-voice lessons ako ng tatay ko. Oo. Tapos, wala na kami budget for that, kumbaga. So, hindi na siya na-push. Mm-mm. Yung ganon. Pero, hindi naman ako masyado talagang hinadlangan. Parang, ito siguro na ako na rin. Dahil, dahil nakita ko rin yung hirap ng pamilya ko. Kumbaga, ang hanap ko lang kasi dati, paano ako kikita pag graduate ko. Same. Tapos, ayun te, nung nag-college, eh, after college, nag-work na ako, mas madami na akong time. Mm-hmm. May isang prod na pinanood ako. Tapos nagandahan talaga ako kasi musical. Yung Sanctuario, te. Ah, pinanood ko yun. Oo, te. Ayun, tapos... Tama tayo mag-audition, te. Oh, go. Nag-audition tayo nun. Pero sobrang saya ko talaga nun kasi... Ewan ko, may epekto siya sa akin na... Nung nagpa-audition sila, sumali talaga ako. As in, feeling ko, tinawag niya ako na... Kasi parang yung story nun, isang failure... Ano ba? Parang musician siya na failure na hindi siya tanggap ng family niya. Tapos may tumanggap sa kanyang art school. Basta madaming drama pero parang feeling ko nakwento yung story ko. Parang gano'n. May gano'n yung teatro. Parang ako yun, ganyan. So parang nung nagpa-audition, gora na talaga ako. As in, sinasabi ko sa sarili ko, this is it. Parang ganun. Ito na, ilalabas mo na yung tinatago mo sa banyo. Ganyan. Oo. Tapos yun, as in, nung tinaiyak ako, nung nakast talaga ako doon, sobrang saya ko, lalo na after ko. As in, hindi ko ma-explain yung feeling ko kasi feeling ko talaga walang kukuha sa akin. Parang, hindi naman ako perfect kumanta. Tapos, tinaiyak ako. Tapos, gets mo, as in, ano, kinuha nila ako, tapos nakita nila yung potential ko. So parang, yun, naniwala ko sa sarili ko kasi may naniwalang mga tao sa akin. Tinaiyak ako. Tapos after nun, te, ano, non-stop so, na te, talaga. Tinaiyak din ako, wala nang mapapalit episode na to. O, sige, gawin ko niya. Oo, yun niya. Yun talaga yung ilaw. Yes, te, naiyak ako. O, kasi nakita ko rin yung sobrang pagkagusto mo sa kanya, te. Parang, ako kasi gusto ko rin mag-perform. Pero, ang dami ko rin yung mga ganun na apprehension ng mga kabisihan sa work. Kasi parang hirap din talaga pag panganay, no? Parang gusto mo mag-focus ka sa how to earn money. Tapos ikaw, nakapasok din ako dun sa Sanctuario, pero hindi ko tinuloy. Kasi parang pag feeling ko nga pagod na ako sa work, tapos mag-ganyan-ganyan pa. Oh. Parang, pero, ayun, parang iba pa kasi yung thinking ko nung time na yun. Kaya kitang-kita ko talaga na napanood din ka namin noon. Parang ang galing, kaka-proud. Thank you. Oh. Pero te, kay kakatawa, sorry. Oh. Ano pa? 2020. Sige, so, after nung Sanctuario, eto te, nag-masters ka pa kasi ng genetics. Parang anong nauna? Masters o yung theater? Te, sabay. Kasi... Sabay. Oo. Kasi sa theater noon, syempre nagsisimula pa lang ako, wala namang bayad sa LB ang pag-arte, ganyan. Yes. Gusto mo lang talaga, ganyan. Tapos, nagwo-work ako kasabay noon. Eh, may separate na problema sa work. Gets mo? So, parang kumbaga escape ko talaga yung pagpe-perform. Yes. Tapos, sa work, may ibang... Ano, hindi ko talaga naisip, nakakaririn ko yung teatro. Kumbaga parang bet ko lang siya. Side, on the side lang. Mm-mm. Tapos, do sa career ko naman, gusto ko siya nung ginagawa ko siya. As in, tanda ko, passionate talaga ako doon. Kaya naisip ko din mag-masters kasi gusto kong maging katulad ng mga magagaling na scientist din. Mm-mm. Tapos, kaya ako nag-decide na mag-masters kasi pinipilit ako nun mag-abroad and nagtatry ako mag-search. Walang, kumbaga, hindi pa ako qualified dun sa positions abroad para dun sa course ko. Eh, ayokong sayangin yung course ko kasi
nakita ko na yung importance din niya dahil kailangan ng science sa mundo, kailangan ng research. So hindi ko siya, sayang naman yung pinaaral sa akin ng bayan, ng UP, kung mag-a-abroad ako at iba yung kukunin kong path, parang ganun. Mm-hmm. So, tinuloy ko yung masters at na-enjoy ko naman. Mm-hmm. Pero habang nangyayari yon, mm-hmm, nag-cheat ako sa science. Charot. Ako'y isang palikera. Charot. Ano? Gets mo, te? Feeling ko talaga, ang gulo ko, no? Di ba may jowa ako? Ano naman kami? Parang kumbaga, stable naman kami bilang mag-jowa. Pero feeling ko, doon ako, ang gulo ko, feeling ko, relationship ko yung career ko. Gets mo, te? Na parang, niloloko ko yung isang field over another. Kasi, ganun yung feeling kapag kunyari, napasok ako sa office, parang hindi na ako masaya, ganyan. Tapos pag nasa theater ako, sobrang saya ko. So parang feeling ko, shit, nag-cheat ako. Ganun. Oo. Ayun. Ayun. Mm-mm. Tapos diba, may ano, sinulat ka na theater play yung Agra. Doon ko napansin na doon mo talaga na pag-marry yung science and theater arts. Oo. Ikwento mo sa amin yung Agra. Oh, sige, te. Habang nagwo-work ako, biglang may nag-invite na org daw about musicals. Eh, mahilig ako sa musical. So, sumali ako kahit nagwo-work na ako. Pero student naman ako, so pwede pa rin akong maging member. Mm. Tapos naging active ako doon. Paano ba? Naging active ako doon. Nag-president pa ako. Nung time na yung president. Ah, yung org, oo. Tapos, noon lang ako nag-org. As in, pero... Oo, te. Oo, te. Sabi mo pa nga sa akin, noon ay late bloomer ako. Kasi, oo, ayun. Pero, ang saya ko dahil ang daming naituro sa akin ng org, lalo na sa pag-deal sa different people. Mm-mm, na yes. Feeling ko, kung nung undergrad ko yung ginawa, feeling ko ay, tapos sa time ng Gen Z's, feeling ko na shame na ako sa Twitter kasi sobrang lala ng, ewan ko, hindi maganda yung ugali ko nung mga bata pa tayo, feeling ko. Hindi ako maalam masyado makisama. Tapos dami ko issue sa buhay, ganyan. Mm-hmm. Feeling ko ayoko siyang, feeling ko nire-repress ng utak ko yung memory na yun kasi medyo stressful siya. Pero, te, ang dami ko issue. Yung pag-org, oo. Oo, kasi depressed ako nung time na yon. Medyo napakaraming bad memories, pero ang dami ding good memories na dun ko kinwestiyon kung gusto ko ba talaga to. Parang ganon. Kasi nung una, nung time na nag-e-enjoy lang ako, alam mo yung parang, yes, ang saya, eh, gusto ko na to, ganyan. Tapos nung nahirapan ka na, tatanungin mo na yung sarili mo, ano na, parang... Ito ba talaga yung gusto ko? Oo. Oo, parang medyo naging dead end ako doon kasi feeling ko nahanap ko na yung passion ko. Tapos, na-burn out ako. Pamaya na lang yung Agra. Sobrang dami sigurong nangyari noon. Parang na-burn out ako na bakit, tinatanong ko yung sarili ko na bakit ganito? Bakit, ganito ba yung passion? Parang, di ba dapat nararamdaman mo? Kahit masaya siya. Oo, parang ganun din sa pag-ibig. Oh, feel, lagi ko talagang kinocompare yun kasi para siyang pag-aasawa sa tingin ko. Parang, kumbaga, dinivote ko yung sarili ko doon and may time na mapapagod ka talaga. Hmm. So, doon ko na inisip na itutuloy ko pa ba yung pagtateatro ko kasi nakakapagod yung mga tao, nakakapagod lahat. Na, sobrang kinadepress ko yun kasi... Maraming nasayahan naman ng mga tao pero ang dami ko kasing narinig na negative comment. Sobrang toxic niya. Tapos, ang sama sa loob kasi hindi lang siguro ako sanay dahil namulat ako sa teatro sa isang open and loving environment na parang tanggap ka, ganyan. Siguro, hindi ako ready doon sa hirap part. Tapos, baka yun din yung takot ko before ako mag-dive. Kasi, tickets mo, kung hindi ako na-accept doon sa audition na yun, baka hindi na ako nag-teatro. Parang, yun na yung period, hindi ka magaling. Parang, sobrang, pag kasi, feeling ko pag artist, ang ano talaga, ang hard sa sarili. Parang, feeling ko,
ano talaga, nagmamatter yung comment ng ibang tao kung young artist ka. Kaya nung nag-org ako, ang goal ko talaga noon, kailangan ko maparealize sa mga tao na hindi ka hanggang dyan lang. Ewan ko, yun yung goal ko noon sa org. Tapos marami akong kalaban dun sa thinking na yun. Kasi may, syempre, ano naman, na-admire ko naman talaga yung mentors na mahigpit, yung straightforward na, ang pangit niyan, baguhin mo. Pero kasi te, ang dami natin at mga bata na iiyak mo yan talaga sa gabi na I'm not good enough, mga ganon. Yung mga ganon. Kaya nung dati kahit naglalaitan na sa org na ang pangit, wala sa tono, ganyan, medyo ang thinking ko noon, okay lang yan kasi we're just starting, mga ganon. Ayun, te, kaya naging stressful siya. Pero Ngayon ko lang na-get. Oh, God. Sorry, ang gulo ko magsalita. Hindi, parang ang naano ko sa'yo noon. Medyo, gets ko yung parang toxic nga yung ano ng theater. Kasi mayroon din ako experience sa theater. Pero, eto, parang kasing minsan meron tayong pagtingin sa passion na ano eh. Pag pinurso ko to, dito na ako sasaya. Pero ayun nga, doon mo nakita na hindi siya masaya. May mga flaws, may mga katoksikan doon. Pero ba't mo nga tinuloy? Teka, katawa. Te, actually, nagko-coincide sila. Mm. Kumbaga, ano, siguro, ano ako na tao, akala ko wala akong perseverance, pero feeling ko, pag gusto ko yung ginagawa ko, feeling ko perseverant ako. I mean, kunyari, pagod na ako, minsan, magko-cross sa mind ko na, hindi, try pa natin, isa pa. Yung, feeling ko nga talaga, relationship ko tong career ko sa teatro. Kasi parang, alam mo yun, yung tanga ka na, nasaktan ka na, toxic na, go ka pa din, ganyan. Feeling ko, ganun ako sa teatro. Mahal ko te. As in, mahal ko talaga siya. Totoo yun. Paano ba? Siguro kaya ako tinuloy, naniniwala pa rin ako na may magbabagong buhay dahil doon sa ginagawa ko. Ewan ko, parang, ang gulo ko. Medyo gets ko. Oh, pero parang din, bakit hindi mo mabitawan yung ano science? Science? Pero okay lang naman. Tanong lang ha. Hindi siya parang ano ha na, bakit ay gusto mo pa? Hindi ganun yung pagkakatanong ko ha. Parang bakit parang hindi mo pa rin kayang mabitawan yung career mo sa science? Te, ang unang factor ko dyan ay mas pareho silang marginalized na sector, pero pag pinantay mo sila, mas mabubuhay ako sa science. Parang ganon. Dahil yun yung tinapos ko. Kumbaga, pag nagpasa ako ng resume, makikita nila, biograduate ako. MS graduate ako. So, hindi ko sasayangin yun. Medyo ganunte. Parang feeling ko kung mag-isip ako, hindi rin naman sobrang... Parang practical pa rin. Oo, practical pa rin. Tama. Parang, actually may mga... feeling ko may umaaway sa akin dahil doon. Kasi may time na nag-present ako. Basta sa klase namin, nag-present ako ng piece. Tapos, kinumpare ko yung science and art. And feeling ko na-offend yung prof ko. Kasi nga, dichotomous pa ako mag-isip noon. Pero... ngayong may mga and subject nga ako. Yung ano te, parang binary. Sorry te. Kumbaga, bilang na-train ako sa science, lagi kasing compare and contrast. Kahit naman nung high school and college, lagi tayong exam. Compare and contrast. So, so parang kumbaga, ano yun? Medyo virus yung ganong thinking. Kasi, kahit naman sa bansa, ganun tayo. Kunyari, kundi ka DDS, dilawan ka. Yung ganun, te. Naging dalawa. Gets mo. Black so parang, ayoko, hindi ka lalaki, babae ka. Kung hindi ka babae, lalaki ka. So, ganun ako mag-isip dati. Hindi, medyo ganun pa din, pero at least aware na ako na ganun ako mag-isip. Tapos, na re-recognize ko na yung gitna na hindi laging ganun. Mm-hmm. Ayun, te. Tapos, ba't di ko siya mabitawan? Sige, bukod doon sa praktikalan, ang dami ko talaga reason para mag-decide sa isang bagay. Hindi lang ako parang, ito lang yung reason ko. Yung isa ko pang reason,
ay feeling ko kailangan nilang magsanib puwersa. Dahil nga doon na din sa dichotomous thinking nga. Medyo nag-aaway sila minsan talaga eh. Parang may prejudice ang isa't isa sa bawat isa. Pansin ko yon sa mga prof ko, ganyan. So gusto ko maging bridge, ewan ko, na palakpak. Feeling ko kasi talaga kailangan nila yung isa't isa dahil ang arts kailangan ng, ito naman, dichotomous thinking. Pero ang arts kasi, minsan na pagbibintangan siya na too emotional. And sometimes, ganun talaga. As in, minsan too emotional talaga siya na, ayun na lang, let's leave it at that. Yung science naman, minsan nandidiri sa too emotional. So yung feeling ko kasi, bilang tao, kailangan holistic tayo na hindi nga siya dalawang... Hindi siya dalawang side lang. Nasa ano na rin naman to, feeling ko nasa design na din to ng education ngayon. Nagta-transition na din tayo doon na nasa gitna. Yung magkasama silang dalawa, maraming tao na ikaw, kunyari ikaw, di ba may advice ka din na bet, ganyan. Sorry, pero gets, oo. Oo. I mean, kailangan ng isa't isa yung isa kasi sa history naman, yung Renaissance period nung mga sina Da Vinci, di ba pareho silang artist at scientist? So, parang naisip ko na kailan siya nag-diverge na scientist lang kami, artist lang kami. So, parang baka kailangan ulit natin bumalik doon sa time ng Renaissance na open. Ayun, Teg, gusto ko lang maging open. Ewan ko, ang dami ko natututunan ngayon and tuwan-tuwa talaga ako. Kunyari, sa religion, nung nagbabasa ako din ng Roman, nung time na, ang tawag dito? Diba, Greece theater, mga Shakespeare, mga Oedipus, yung binasa natin nung high school. Tapos, Roman theater. Nagbasa ako ng isang piece ng Roman theater, may homosexuality. Gets mo? So, parang kumbaga yung teatro kasi, medyo salamin siya kung anong nangyayari nung time na yon. So, nung Roman theater, meron ng ano, may boy love na. As in yung BL? Pati love ng master over, master sa, ano tawag dito? So, sa kanyang assistant, ganyan. Mm-hmm. Tapos, nung pagdating ng religion, doon na siya naging, okay, bawal maging bakla, bawal ganito. Ayun, te, ang daming bumubuka yung utak ko na sobrang nage-enjoy ako kasi ang dami kong tanong sa buhay na bakit ganito. Oo, te. Actually, sa genetics din naman, na-open yung mind ko kasi, kunyari, paano nangyayaring from egg cell and sperm cell naging tao ka? Di ba parang ang amazing noon? Parang paano yun ginawa? Minsan, ano pa rin ako, minsan nagda-doubt ako kay God, minsan naniniwala ako kay God. Kasi pag sa science, parang paano mangyayari yun kung walang gumawa, gets mo? Pero ang hindi ko minsan gusto sa religion, yung mga aral na itinuro na ito lang. Yung ganun te, yung nakikage ka sa isang paniniwala na dahil doon nasasaktan mo yung ibang tao. Kasi dumaan ako sa stage na yon na yung about sa LGBTQ na issue, dumaan ako na sobrang close-minded ko dahil Kristiyano ako noon. Eh, dumis na yung topic, pero related kasi to do sa pagka-teatro. I mean, eh, alam mo, iba ka na to eh. Dati ang mga pinagkukuntuhan lang natin, mga crush. Ngayon may mga... Minsan hindi ko na mahinuha ba? Sorry, te. I mean, kasi dati... Oh, gets, ayun, te. Feeling ko, yun yung nagpatuloy sa akin sa teatro. Mm. Feeling ko na burnout ako na hanggang dito na lang ba yun? Magpe-perform na lang ba ako? Magpapasaya ng tao? Tapos, nagkaroon siguro ko ng fulfillment sa sarili ko na ang dami kong natututunan bilang tao. Ayun, te. Oh, lalo na yun ngayon, masters kasi, no? Mm-mm. Deep thought talaga. Minsan sakit sa ulo pero nag-e-enjoy ako dahil overthinker ako. Happy for you. Sorry. Na-carried away. Charo. Oh, pero
alam mo yung gets ko na hindi ko, alam mo yung gets ko yung mababaw niya na ano, pero hindi ko magets yung technicalities. Kasi diba, parang pag ano, lumaki ka sa traditional na family, ganyan. Parang ang tingin sa someone na ang daming gustong gawin, parang di mapakali. Feeling ko ganun kasi tayo. Tayong mga, ay, ako, at saka ikaw, parang ganun yung feeling ko. Pero di ba yung mga ano nga, traditional, parang medyo negative siya. May napanood din ako na, ano eh, sa Terrace House, Japanese na reality show, na may someone din na gusto niya maging writer, gusto niya maging, ang dami niya gustong gawin. Pero sa Japan pala, pag ang tingin sa ganun, pag negative yung tingin sa hindi makali ng kung anong gagawin, parang mag-focus ka, parang pinag-uusapan siya ng mga housemate niya na mag-focus ka sa isang career lang, ganyan. Ikaw, nakikita ko na hindi ganun yung thinking mo eh, no? Na kailangan mag-focus ka lang sa isa. Kasi ako din, parang I have a full-time work, tapos meron din akong mga outside engagements. Kasi nga, parang hindi rin ako makali. Feeling ko ganun tayo. Oo. So, ano yung, ano mo, ang daming sinabi. Anong tingin mo dun sa mga ganun na negative yung tingin sa someone na ang daming gustong gawin? Like, ang daming passion na kinekemerot. May mga article na ganun eh, na parang may negative kineme sila sa passion. Oo. Sad. Charot, joke lang. May kakapanood lang ako na TED Talk. Yung ganyan nga, yung ang tawag niya ay multi-potentialite. Nung time dati, ang tawag doon ay polymath. Yung ang daming gustong gawin. Oo. Pero sinabi din niya doon sa talk na kung ikaw yung tipo ng tao na ito lang, edi go. Pero wag mo ako may pakalaman. Tama. Yun eh. Yun lang naman, di ba? Parang, oo. Ewan ko. Ngayon kasi, parang nung tumatanda na ako, dati kasi ang dami kong, bakit siya ganun mag-isip, ganyan. Ngayon, te, go. Kung bet mo yan, edi go. Ako, bet ko to. Pabayaan mo ako. O feeling ko kasi ang dami pa rin mga gusto sana nilang mag-change career, pero kasi parang ang point naman ng episode na to ay parang why is it okay to change career and to pursue other passion? Parang ganun kasi. Na feeling ko nahahadlangan sila nga ng parents, ng relatives. Oo. Pero on the other ano note, feeling ko yung pag-change ng career ay parang ano din eh, comes with ano din, privilege din. No? Parang hindi lahat kayang magbabago ako ng career isang iglap. Gets? Mm-hmm. Gets, te. Sa akin naman, minsan wini-wish ko sana si Heart Evangelista ako. Te, gets mo? Parang artist siya, fashion, as in napupush niya yung mga artist. Say, mayaman siya, oo. Oo. Tiis talaga. Thankful ako na somehow yung kapatid ko ay sobrang responsable. Yung tatay ko umo-okay naman. Hindi kami mayaman, sapat lang ganyan, sumasapat. Yung sa akin, pagod ako kasi ang dami kong ginagawa. Kumbaga, hindi ako makapag full-time sa art kasi wala ako paano kakain ganyan, paano pag nagkasakit ako. So nagpa-part-time work. Actually, madami namang artist na nagpa-part-time work. Minsan nga inisip ko na ang swerte ko, nag-graduate ako ng science. Kasi, kumbaga may fallback ako. Kasi nangyari sa kanila nitong pandemic. Wala talaga. As in, ang dami nag-business. Pero alam mo namang gaano kahirap mag-start ng negosyo. As in, wala kang... Buti mang ano sila, artista. So, madami silang hakot, kumbaga. Pero... gets mo, paano kung hindi ka pa ganun ka-prominent sa teatro, walang may kilala sa'yo. Ako, kinakapalan ko lang din yung mukha ko, as in, sasali ako. As in, ano kasi, parang may, pag-teatro kasi, ang daming competition kapag sa performing industry. So, kailangan mong lakasan ng loob mo at kapalan na yung mukha mo. As in, feeling ko talaga, swerte ako. Sinwerte ako sa mga madaming bagay. I mean, feeling ko ito ay imposter syndrome, itong sinasabi ko sinwerte ako. Pero totoo naman, kunyari, nung nakuha ako sa sanktuaryo,
hindi naman ako yung best performer doon. Wala nga akong kumbaga experience at aral sa pag-arte, pero nakuha ako. Pero dahil doon nag-change yung life ko. Madami naman ganun na kumbaga awan ko, feeling ko lang sinuwerte talaga ako. Tapos nung first time ko magsulat sa Manila, yung nagpasa ako ng script, tapos nag-apply ako as director, yung nakilala ko ay si Kim Anthony, writer siya sa VLF, tapos ang bait niya, sinali niya ako sa writer's block. So gets mo, ang swerte ko, parang kung magawala pa ako napapatunayan, in-invite na niya ako doon. So parang ang nakakausap ko, sina Sir Roddy Vera, mga prominent na writer, sobrang swerte ko talaga, as in nangangatog yung tuhod ko every time mag-meet. Tapos ginagalingan ko na lang talaga, as in parang todo bigay para hindi sila ma-disappoint. Pero sa totoo lang talaga, sobrang shit, paano ako nasali dito? Yung ang saya, sobrang saya na parang thank you na lang talaga. Tapos dahil dun sa privilege, feeling ko privilege yun eh, na binigay sa akin, ginagalingan ko, kaya ako nag-masters kasi gusto ko mag-give back dun sa binigay sa akin. Ewan, ang gulot eh, pero yun yung feeling. Oh, gets. Oo. Dun sa mga nangyayari. May mga ano talaga, may mga swerte din talaga na parang kunyari pwede namang, may mga, kasi di ba may mga magagaling sobra pero hindi rin nabibigyan ng break. May mga okay. Pero feeling ko pati yung mga pag-aartista, mga swertihan lang din talaga eh. Mm-hmm. Ang buong buhay, ang life talaga ay swertihan. Parang, life is unfair. Ako naniniwala kasi hindi talaga fair eh. Palagang swertihan lang lahat eh. So, at least grateful ka nga dun sa mga bagay na sinuwerte ka. No? True. At be grateful sa mga bagay na sinuwerte tayo. True. Pero syempre, madami naman talaga na nag-work hard din for something. Yeah. And may, kumbaga yung sa akin, may catch din. Kunyari, meron akong friend na ayaw niyang, in-invite ko siya dun sa writer's block. Tapos sabi niya, ayokong sumali hanggat di ako magaling. Meron din naman siyang benefit kasi, kumbaga, pag nagpapabasa ako ng script dun as a newbie, mukhang tanga minsan. Pero alam mo yun, malakas lang talaga yung loob ko na gusto kong ma-correct ako agad na hindi ako mag-TTS on my own na tama ba to? Kumbaga, mentorship din. May ano din, parang kumbaga kanya-kanya din ang path talaga. Minsan may mga ini-invite ako na, sige, Gora lang, ano, push mo yung sarili mo, mapapansin ka din, ganyan. Ganun lang naman talaga, di ba? Parang bring yourself out there. Ewan ko, kasi kunyari, ikaw, di ba, madami kang kuda. Tapos, dinalam yung sarili mo sa internet. So now, nakikita ka ng tao na, ay, si Jess may ganito siya. Actually, yung ano mo, yung opening mo na tunog, ikaw na yung na-associate ko doon. So parang ganun nga, kailangan mo lang, yun yung utang ko siguro sa sarili ko nung bata pa ako. Hindi, akala ko, kailangan may taong makadiscover sa akin. Yung pala, kailangan kong magpa-discover. As in, pansinin mo ko, ganun. Ayun, te, kaya ako. Pwedeng, haters ba na hate? Yung nga parang kunyari, ngayon, hindi pa tayo napapansin. Pero in the future, malay mo naman nga. Din parang hindi mo rin talaga alam eh. Malay mo talaga. Continue mo lang yung gusto mong gawin. Kung ano yung gusto mong gawin. Meron niyang makakapansin sa'yo. Parang hindi naman kailangan big lahat eh, di ba? Parang ako nga minsan pag may mga nagme-message sa akin, hindi ko kakilala. Akala ko kasi na mga nakikinig lang sa akin at nanonood, yung mga kaibigan ko lang. Pero pag minsan yung mga hindi mo nakilala, na-discover ka lang niya, tapos taga hindi mo pag taga malayo, parang parang talaga nga, inabas mo lang. Kasi kung ikukulong mo lang yan dyan, wala. Parang naiiyak ako ng bahagya. Just, tama, sa mga nakikinig na. Kasi iba-iba naman tayo, kunwari. Kasi tayo, yun ang gusto natin, magpabida sa internet or mag-teatro, ganyan. Tapos ako, ito. May iba na kunwari, natatakot silang mag-business, yung mga ganun. Parang hindi mo talaga malalaman na hindi mo kaya or hindi mo magagawa yun kung hindi mo susubukan. The first step
is always to try. Tamo ikaw, kung di ka nag-audition, eh hindi mo malalaman na ganun. Lagi talagang, kung tutunga-tunganga ka lang, ayun. Pero minsan ang hirap din ang daming ginagawa. Ano, parang potek, hindi ko na kaya, hindi ko na mapagsabay-sabay. Siguro feeling ko mas ganun ka. Kasi ako, medyo tamad pa rin ako minsan. Pero ngayon, ang sipag ko ngayong pandemic, medyo boom-boom-boom ang kasipagan ko na meron akong work, meron pa akong vlog, may hat. No, parang ewan ko, medyo fueled by ano ko ngayon ng pandemic. O hindi naman ko inaano na positive ang pandemic. Parang yun lang yung medyo magandang naidulot niya sa akin. May umaway sa iyo. Oo, baka may umaway na silver lining. Just na medyo ano, siguro ang dami mo rin nga na-realize na hindi pwedeng ganito lang kasi may baka may time na mawalan ka ng work. Na, di ba parang, yun, kaya ako pala nagegets yung sinasabi mo na hindi mo kayang mabitawan si science. Kasi hindi tayo mayaman, te, na parang, okay, magte-theater na ako, push. Ito na lang gagawin ko, acting forever. Pero, aminin natin yung pera sa arts, hindi kasing ganun kalaki. Kunyari, naging stable ka sa isang job na katulad ng science, diba? So, ayun. Meba? Teh, at saka, ano, dagdag ko lang. Teh, napunta ako sa position ng someone na namimili. Kunyari, nung trabaho ko, nag-hire kami. Tapos, nung nagpa-audition kami, assistant director ako. Ako yung namimili sa nag-audition or nag-a-apply. Ano siya? Depende siya sa... Kasi minsan pag inisip mo, pag di ka natanggap, hindi ako magaling. Parang ganun. Pero depende yung pagtanggap sa sa'yo... Oo, depende dun sa needs at saka dun sa naghahanap. Kasi kunyari, nung naghahanap ako ng kasama sa work, introvert ako, so hindi ko kayang i-handle yung sobrang energetic. So, ang pipiliin ko na applicant, yung ka-wavelength ko. So, gets mo? Pero hindi ibig sabihin nun, hindi magaling yung extrovert. Merong tamang trabaho or boss for him or her. Pati sa role, sa mga gusto mag-audition, mga nangarap mag-artista, ganun din yun. Kung ano yung hinahanap ng company at that time, yun yung kukunin. Yun. Kaya destiny siya. Sorry, hindi pala siya medyo swerte. Destiny. Parang... Kung para sa'yo, para sa'yo. Yes, ikaw yung hinahanap ng time na yun. Kaya ka napasok sa time na yun. So, yun nga, sabi mo, go lang. I-put yourself out there kasi may makakapansin at makakapansin kung ikaw yung hinahanap nila. Oo, charot. Oo, tapos kunyari hindi ka na... tumigil ka na, ikaw pala yung hinahanap, hindi mo na yun nakuha. So, talagang, ang dami kong ganyan, te, yung mga, te, may audition ng ganito, te, punta tayo sa ganito, may pa-audition ganyan. Hindi ko pinupuntaan kasi parang nauunahan ako ng katamaran, ng kalayo, ay mga ganon, may ang dami kong ganon. Na parang dati talaga, hindi ako push. May mga times na ganyan. Pero may mga time naman din na push, pull. yun yung mga nakakapanghina, yung give ka na, potek, hindi para sa'yo. Ito ay nag-a-apply po sa lahat ng aspeto ng buhay, tsaka hindi lang sa mga pa-udi-udi. Totoo. No, parang, totoo. Kung di talaga para sa'yo, hindi para sa'yo. Kung para sa'yo, para sa'yo. And that's all. Check it out. Swerte naman, te. And I think. Kung meron may nakikinig sa atin ng ka-justice, tapos adult like us, parang paano mo siya kakausapin na, ano, it's okay na mag-change career or mag-try ng ibang hanash na malayo sa ginagawa mo ngayon? Sa tingin ko, madaming tao nagtatry ng ganun, pero number one kalaban talaga natin ay finances. Kung hindi ka privileged na tao, kung hindi mayaman ang pamilya mo, ganyan, or pressured ka sa sinasabi ng iba, sa tingin ko, nasa sayo yan. Kasi minsan kasi, kaya hindi ka makadecide, baka may factor na hindi mo talaga mabitawan. So, I mean, wala namang isang sagot for everything na, kunyari ako, pinlano ko din naman lahat ito before ako nag-push. Before ako nag-push talaga, kailangan may trabaho ko. So yun, ano, pagsamahin mo lang yung emosyon mo at
practicality. Parang kumbaga hindi ka magugutom dun sa ginawa mo. Kasi pag sisisihan mo din naman yung kung kunyari bumawid ka pero hindi ka ready pala, wala kang fallback. Siguro ano, ang anxious person lang ako. Pero gusto ko yung magpaplano ka before ka sumugod sa isang bagay na hindi ka sure. Ayo, yun lang naman. Feeling ko ganun bilang adult na tayo. Although may mga success stories na as in bigla na lang nag-shift tas biglang wow, edi bongga. Pero yun, bilang para sa atin na mga hindi naman pala masyado. Kailangan nating alagaan ng sarili kahit sa passion. Minsan sa passion nawawala yung pakiramdam. Parang pag-ibig, pag mag-asawa na, sawan-sawa ka na, ganyan. Pero why do you stay? Kung abusive, edi bye-bye. Pero kung hindi naman ganun, like, kunyari ako, I'm staying in the relationship kasi best friend ko yung jowa ko, ganyan. Mm-hmm. Tapos, ayun, feeling ko best friend kasi tingin ko talaga kay Carlo and parang feeling ko natutulungan namin ang isa't isa na mag-grow. So kahit may problema, tinatry ayusin. Mm-mm. Feeling ko ang perfect answer lagi, it depends. It depends sa ano. So ano lang naman, parang encouraging lang. Parang maka may ma-inspire dito sa episode natin na gusto na talaga nilang mag-change ng career pero may nahadlangan sila. Pero hindi, isipin mo rin, yun nga, way-way lang din talaga. I-way mo rin yung mga bagay-bagay. Tapos dapat planado din, no? Hindi na, pag medyo nga ganitong medyo adult stage na, hindi ka na basta-basta, ano eh. Nung mga bata-bata pa tayo, nung mga early 20s, no? Pwede ka pang mag-kinemero. Pero, pag magandong 30s na, ay, malapit na. Parang dapat pinag-iisipan mo na rin yung mga bagay-bagay talaga ng matindi. Masakit sa ulo. Parang minsan nga, sarap maging heart na lang talaga, no? Parang, kaya mong gawin lahat. So, ayote, alam mo ba, sobrang ano, ang dami mo ng pinagbago. Like, hindi, in a good way ha, parang ang lali mo na mag-isip, ang galing, nakakaano. Parang ako ganun pa rin. Just, hindi, parang ako, ang basis ko lang lagi ng mga kinukuda ko dito ay experience, pero ikaw, parang feeling ko, ang dami mong nabasa, ang dami mong natutunan, parang ang galing, nakaka-intellectual na usapan. Ang dami ko ding natutunan na mga dichotomy. Just, binaries and dichotomies. Oo, at saka push mo lang yung ginagawa mo ngayon na push mo pa rin yung nagmamaster sa theater tapos on the side ay nagtuturo ng science. Tapos, iba rin yung feeling ng pagtuturo, no? Te, ito naman tanong ko, anong plans mo in the coming? O kahit wala kang fixed na sagot ko, ano lang yung nakikita mong goals mo in the coming years? Nag-enjoy ako sa pagtuturo, te. Ewan ko, pakilamera ako sa, in a way, pakilamera ako sa buhay ng iba. Kumbaga, it pains me to see people na making the wrong decision. Charot, joke lang. Akala mo naman ako, eh. Laging, ewan ko, feeling ko kasi, baka may psychological na gusto ko maging tao na hindi. I wanna be someone that I needed when I was young. Oh? Ayun, te. Gets mo, te. Yung parang feeling ko I learned things the hard way. Hindi naman masyado. Meron namang mas mabongga pa sa akin na pinaghirapan. Pero feeling ko naman valid yung mga pinagdaanan ko. And gusto ko siyang maipasa sa bagong henerasyon. So yun, feeling ko baka i-push ko na yung sinusuportahan naman ako ng mga prof ko sa Diliman. I-push ko na yung fusion. Tapos, kumbaga, empower yung STEAM, yung STEM plus arts. Di ba may mga nagsistart na gano'n? Feeling ko doon ko gustong mapunta sa group of people na yon na mga polymath na in-empower both sciences and arts. Ayun, Tiff. So, ang saya, parang may nakikita na ako for the first time in my life. Hindi ko tinanong, no? Just, alam, ano, mas nagtuturo o mas nagpe-perform?
mas bumubuo ng production? Ano? Sa tingin ko, mas bumubuo ng production. Love ko talaga mag-perform. Pero feeling ko, madami akong say, ano ba? Minsan, kunyari, may script na binigay sa akin. Dami kong tanong. Kumbaga, dapat ganito to, ganyan, dapat ganito to. So, para walang gulo, doon ako sa mga managers. Gets mo? Parang, pero alam mo yun, escape ko din minsan mag-perform. Kunyari, nag-discord kami ng orgmates ko, nagkakantahan lang kami doon. Pero parang mas gusto kong makita yung mga tao na nag-bloom sa tulong ko. Tay, may Messiah complex ba ako? Ewan ko, te. Parang, minsan kasi, kunyari, gets. Oo, feeling ko lang kasi, may mga root yung bawat bagay. Kunyari, Blackpink. Ito na. Ito na, addict na ako. Blink pag, to Lucy, pag kunyari pangit ang performance ng Blackpink, hindi mo i-blame si Blackpink kasi sila ay merely puppets. Kumbaga puppets, ganyan. May personality sila pero nauuna yung producer na mag-isip na this is what I'm gonna do. Ito yung image na ipoproject nyo. Ito, may director yan. So parang, kumbaga, for me, pag nag-look bad yung actor mo sa stage, it's your fault as a director. Kung director ka, fault mo yon kasi kita mo na ang pangit, pinush mo pa siya. Based on experience din to. Kasi parang, ang sakit na may masaktan ka na taon. Alam mo yon, parang kunyari may actor ka, tapos nilalait siya dahil ang pangit nung ganto niya, ganyan. Kasi, as in, nakaka-guilty yun kasi ikaw yung unang nakapanood sa kanya tapos hindi mo siya kinorek dahil natakot ka masaktan siya, ganyan. Hindi mo siya naturuan ng ayos. Nakita ng ibang tao. So parang ganun ako lagi feeling ko, grassroots. Parang pag may problem, saan ang galing? Parang ganun, te. So parang ayoko maranasan ng performers na maging tampulan ng panlalait. Ewan ko, te. Oo, te, gets. Daming parang, sinabi. Gets naman. Parang ikaw na ang susunod na. Nakikinita na kita doon sa industriyang iyan na nasa likod lang pero bonggang-bongga. Nasa likod lamang ng stage pero ikaw nga yung... Iba din, eh, no? Ang feeling na kapag hindi naman ikaw yung bumida doon pero ikaw yung bumuo nun, nasa likod ka lang nun. So ayun, te, alam mo, ang dami pa natin palang pwedeng i-topic, no? Kasi ang dami mong kuda, na ang dami kong natututunan. Kailangan ko yan sa buhay. So, no? So mga ka-justers, ako ay sobrang grateful kay Tin at dahil napabisita na siya dito sa ako da serye. At ang dami kong natutunan talaga, di ba? Ganito, yung mga kwentuhan lang. Kami kasi talaga ni Grace Tin simula college, sa gabi, puyat na kami, nagkukwentuhan lang kami niyan, no? Parang na-miss ko yung mga gano'n natin na after ng ano, parang may iba tayong life after ng sa iba-iba yung klase, iba-iba yung ginagawa mo sa umaga, iba-iba yung friends mo outside, 'di ba? May mga orgmates, pero pag-uwi nga ng housemates ay sa bahay, pag-uwi sa apartment, kami yung magkukudaan kung anong nangyari sa amin maghapon, parang ganun. So parang ganito siya, nakaka-miss, no? At shout out sa mga housemate natin kung nakikinig sila. Pakinggan nyo naman to, mga tepo. So ayun, mga justers, thank you, Grace Tin. May mga gusto ka bang i-promote or i-shout out? This is wala naman sa ngayon. Wala pa, te. Takot pa ako mag-YouTube, channel. Pero pinaplano ko. Pero I'm scared. Kaya yan, te. Push yan. Tapos kapag may papaturo mga shows na in the future, naku, abangan natin yan. At sabi ko lagi kay Christine, te, ako, kasi mas gusto ko mag-perform. So, alam mo na, artista. Yes. Yes, te. Noted. Oh, yun pala. So, ayun, supportahan natin si Grace Tin sa mga magiging mangyayari pa sa buhay niya. Tapos, meron na rin siyang mga existing dyan na mga shows. Meron pang mga dinarek ka or something na pwede nilang panoorin para lang makita nila gano'ng kakagaling. Oh my gosh, medyo shy pa ako. Pero, hindi na siya naka-online, te.
Oo, wala na, wala. Musical. So, in the future, abangan natin ang mga kajastor. So, again, if you like this episode, please follow Kuda Serye on Spotify. You can also watch this video on YouTube. Subscribe to my channel, Jazz Aberilia. And you can also listen to this at Google Podcast, Apple Podcast, at Anchor. At ito pa mga kuda, meron tayong Facebook group kung saan pwede nating pagkudaan ang mga episode. Join our After Podcast Kuda group on Facebook. At you can also follow Kuda Serye on Instagram. And also, thank you so much, Ambidexter, for partnering with me in this episode. So, Teen, Grace Teen, magbabay na tayo sa mga Jasters. Bye! Thank you, Jazz! Bye, Jasters! Bye, mga Jasters!